Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Marami po ako mga kilala na kilala po ako dati mga bossing na nagtatanong kung ano daw po ang sikreto ko. Kasi nga po, alam nga po nila yung pamumuhay namin dati mga bossing. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang, ito po isa sa mga ginawa ko. At lahat naman po ng mga sinishare ko sa inyo, mga nagawa ko na po yan mga bossing. At tunay naman na proven na maswerte mga bossing. Kumbaga, ang laki ng pinagbago ng takbo ng pamumuhay mula nga po ng pinagagagawa ko ito. At binago ko rin po ang sistema ko ng pagiging negatibo. Dati mga bossing, wala akong sinasantong araw. Kahit Lunes po yan mga bossing, mapabagong taon. Lagi mainitin ang aking ulo at lagi pong negatibo akong tao. Tapos nasa isipan ko dati, malas nga po mga bossing. Kaya tunay na napakamalas nga po ang naganap mga bossing. Kaya ito po ay lagi ko pong pinapayo sa mga bossing ko na huwag niyong iisipin na kayo ay malas. Walang malas, puro swerte. Kailangan pa na yung mga magaganda ang ati pong iisipin at salitain. At ganoon din po yung mindset po ninyo na hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Kayo po ay magiging matagumpay sa buhay. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa magatong mga pamamaraan, saktong-sakto sa July 13 mga bossing ko, yan po ay full moon dito sa atin sa Pilipinas, pero sa ibang bansa naman ay July 14 mga bossing, kasi magkaiba naman po tayo ng araw mga bossing. Kung nais yun po na gumawa ng pampaswerte at maka-attract ng pangkalahatan na swerte mga bossing ko, ay mainam na subukan nyo po itong gawin. Kaya kung kayo pinaniniwala, ang video ito ay para po sa inyo. Kung kayo pa mga bossing ko, isa sa mga nagpaplano ng gumawa ng mga pampaswerte, ngayon nga po darating na July 13 or 14 sa ibang bansa, ay mainam po yan mga bossing. At ako po ay may tuturo sa inyo na pinaka-powerful na mga pampaswerte na nasubukan ko na ginawa na napakaswerte po, tunay na napakaswerte mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kailangan lamang po natin ng 5 dahon ng laurel. Ayan, ito po yung ating 5 dahon ng laurel. Mas mainam, pumili ka ng buo, at malalaki mga bossing. Ngayon pa mga bossing, eto po yan, marami kayong mabibilhan ng mga dahon ng laurel na buo. Meron tayo sa mga online, meron din po sa supermarket, meron din naman sa palengke. Kaya na po, the rest po sa ano, mas malamang po yung nadurog na mga bossing. Kaya pili na lang po kayo ng buo mga bossing. Pero kung wala ka pa rin buo, okay na po yan basta dahon ng laurel mga bossing. Ang dahon ng laurel ay pangkalahatan ng kahilingan. Huwag kang may maproblema sa pera, lagi kang apple of day ng mga taong chismosa, lagi ka nalang may karamdaman, ganun din po meron kayong magulong pamilya, the best po mga bossing ko ang dahon ng laurel. Meron din na nag-wish na dahil nawawala yung pera, meron din naman na gusto magka-baby, meron din na nice na magkaroon ng jowa, ayan, basta pangkalahatan po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, kailangan po natin ng lapis. Mas mainam po ang lapis kasi ang lapis mga bossing ko, susulatan po natin ito ng mga wishes. Ang lapis po kasi mga bossing ko ay nagmula sa kalikasan. Ang dulot po nito ay swerte. Mabilis na swerte mga bossing. Mabilis na tugon sa mga wini-wish po natin mga bossing. Kagaya na lagi ko po nire-recommenda kung gagamit kayo ng tubig, mas mainam tubig ulan or kaya po tubig na nagmula sa dagat or kaya po ay sa ilog. Or kaya mga bossing ko sa batis, or kaya sa lawa, or sa balon. Ayan, basta nagmula sa kalikasan, swerte po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kaya ang gamitin po natin ng panulat ay ito pong ating lapis mga bossing. Isusulat po natin dito lahat ng inyong mga kahilingan. Halimbawa po, matagal na kayong nangangarap na magkaroon ng magkanong amount na nais po ninyo bukod sa sipag at syaga. At ganoon din po paninalig sa mahal na Panginoon, mainam na meron tayong pang-attract na swerte. Halimbawa po, ako po mga bossing, matagal ko na pinapangarap na magkaroon ako ng 20 billion or kaya ay trillion. Wala pong masamang mangarap mga bossing, wala naman po itong bayad, wala sa aking maniningil po dito sa pagwi-wish kong ito, kaya lubusin nyo na mga bossing. Tapos, matagal na rin ako nangangarap na magkaroon ng mansyon. Yan. Mansyon. Tapos, matagal na ako nangangarap na magkaroon ng ano pa, mga big time na negosyo. Mahilig kasi ako magnegosyo talaga mga bossing. Halimbawa po ay isang hotel or kaya isang hotel. Yan. Isang napakatayog na hotel na 7 star. Yan. Siyempre, eh, di ba mga bossing, mangangarap ka rin, lubus-lubusin nyo na mga bossing. Tapos, magkaroon ng mahabang buhay. Magkaroon ng mahabang buhay. Kahit 100 years old, pwede na mga bossing. Kasi pag lumampas ka ba, overstayin ka na mga bossing dito sa earth mga bossing. Tapos i-wish nyo rin po magkaroon ng isang masaya at buong pamilya mga bossing. Yan. Masaya at buong pamilya. Yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, syempre ito yung mga pinakamayor na pinapangarap po natin mga bossing.
Ang pagsusulat po nito ay nakaharap ka sa may silangan, mga bossing ha. Kung gagawin niyo po ito, halimbawa, nagustuhan niyo, gawin niyo na ito, meron na kayong materials na akin binanggit. Ngayon pa mga bossing, gawin niyo po ito ng 6:30 or kaya alas 7. Ibibilad natin ang ating pampaswerte hanggang alas 8 po ng umaga. Ang mga ganyang oras mga bossing ko ay nakakatulong upang sa ganon, mabilis yung matupad ang mga pangarap at yan po ay pwede kang magbilad din sa sinag ng araw dyan kasi for healing din po yan. Di ba pag halba papayo sa atin ng doktor, magpainit ka sa sinag ng araw ng ganitong oras dahil maganda rin po yan sa ating balat mga bossing. Ngayon pa mga bossing, pagtapos na po kayo mga bossing ko na nakapagsulat ka na, kailangan lang din po ulit natin mga bossing ko ng tubig. Alam niyo po ba mga bossing ko na napaka-powerful ang mga rumireplika ang buwan mga bossing kagaya ng tubig, kristal, barya, ano pa ba, asin, kasi parang kristal din po yan yung nagre-reflect po mga bossing ko ang buwan mga bossing. Ang dulot niyan ay napakaswerte. Ngayon pa mga bossing, gamitin natin ang tubig. Ang tubig ay kasaganahan. Yan pa mga bossing ko ay pinaka-powerful na humihigop ng mga negatibong enerhiya para hindi ka malasin sa buhay. At pagkatapos ito mga bossing ko ay ilagay po natin itong ating dahon ng laurel. Yan, lagay niyo lang po siyang ganyan mga bossing. Tapos, i-wish nyo po muli mga bossing, iba po kasi ng binubulong dito na patihintihin ka sa sinag ng araw ng pinagsama natin perfectong sangkap. Halimbawa po ganito po muli, uulitin po muli natin mga bossing, dito sa aking negosyo ay dito na ako yayaman. Matutupad lahat ang mga pangarap ko sa aking buhay. Tapos sabihin nyo rin, ganun po yung mga pag-wish ko lang gamit na sana. Magkakaroon ako ng mahabang buhay, kami na aking buong pamilya ay magsasama ng masaya, walang kahit anumang maging problema, at magkakaroon kami ng mahabang buhay. Mga ganun po mga bossing. Basta, kasi sa mundo ngayon, kailangan lagi rin natin wini-wish po yan mga bossing na magkaroon ng mahabang buhay, lalo na kung pamilyado kang tao. Siyempre, kawawa ang mga anak ninyo, yung mga ganun mga bossing, lalo kaliliitan pa ng mga anak, yung mga ganun mga bossing. Yun ang lagi mo ibubukas sa bibig nyo na magkakaroon kayo ng mahabang buhay mga bossing. Magkaroon ako ng mahabang-mahabang buhay, yan. At magiging masaya ang buong pamilya, malalayo sa anumang kapahamakan, matutupad lahat ang mga pangarap sa buhay. Ganun po ang pag-wish mga bossing. Itodo-todo nyo na mga bossing ko ang pag-wish dahil wala naman po yung bayad mga bossing. At pagkatapos ito mga bossing, ito po yung overnight po natin sa liwanag po ng buwan hanggang alas 8 ng umaga kinabukasan para dalawa yung swerte po natin mga bossing. Meron ka ng buwan, meron ka pang araw. Ngayon po mga bossing, pagka kayo po ay naibilad nyo na ito, marami kayong pwedeng paglagyan nito. Pwede ito sa ilalim ng inyong higaan. Pwede po ito sa center table. Pwede rin po ito sa hapagkainan kung saan kayo nakain. Pwede rin naman na itabi nyo ito sa malapit sa halaman na malapit sa inyong pintuan. Mainam na maglagay ka ng halaman, mga swerteng halaman sa may gilid ng inyo pong pintuan ng inyo pong main door. Kasi ang mga tunay na halaman ay nagtataboy ng mga negatibong enerhiya at nag-welcome po yan ng swerte. Para dyan pa lamang ay meron na kayong protection at instead na malas ay puro swerte ang dumating. At malinis na kapaligiran po mga bossing kasi nag-aalis po yan ng mga negatibong enerhiya mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta ang ating pong tubig na ito na may dahon ng laurel na ating mga kahilingan ay huwag niyo pong hahayaan na matutuyo or kaya magdudumi. Kapag madumi na, napansin niyo madumi na, itapon niyo lang po ito mga bossing ko sa lababo at ang dahon ng laurel, itapon niyo lang din po ito. At pagkatapos mga bossing, gumawa muli kayo ng ganito mga pamamaraan na pantaboy ng kamalasan. Minsan po kasi napapansin po natin na napakasipag naman po natin tao pero parang sa wala't wala ang ating kasipagan. Para may patunguhan ang ating kasipagan, mainam na tayo po'y gumawa ng mga pangtaboy ng kamalasan para hindi po tayo malasin. Para puro swerte ang dumating po sa atin mga bossing. At syempre mga bossing, kailangan po kayo ay may 100% na paniniwala at kayo po mga bossing ko ay aayudahan lagi ng mga salitain ng mga magaganda na kayo po'y magiging matagumpay, dumadaan kayo sa mga pagsubok pero ito'y pagdadaan lang lamang at hindi na muli tatambayan at hindi nyo po muli itong makakamtan pa. I-wish nyo na po at ibukasin nyo pong bibig pa na yung mga magagandang salitain mga bossing. Makakamtan nyo po yan mga bossing. Mapapansin ninyo na kayo po'y lagi iniaadya kung saan lagi po kayo ay suswertihin. Isa po ito sa mga sikreto upang sa ganon magkaroon ng isang masaya, masaganang pamumuhay mga bossing ko. Kaya kung kayo po'y naniniwala at malayo pa kayo sa anumang karamdaman. Kasi ang tao po na negatibo, naku po mga bossing, maaaring mauwi sa depression at maaaring magkaroon pa kayo ng karamdaman. Kaya kailangan masaya lamang ang ating puso't isipan. Wala kayong isipin ng masama mga bossing, panay mga masasaya mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magatong mga pamamaraan, asya mga bossing ko, good luck po sa inyo lahat. Salamat po!